Ready! GMA Weather! Serbisyong totoo ng GMA News! Mga kapuso, makaraan ng masungit na panahong dulot naman ang Bagyong Butchoy at malakas na habagat. Isa po ang nasawi at isa ang pinaghahanap nating kababayan. Aabot naman sa 981 na pamilya apektado ng pagbaha dyan sa ilang panig ng Central Luzon at Calabarzon, partikular sa mga probinsya ng Zambales at Bataan. Base naman yan sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, magpapatuloy ang pag-ulan. Yung mga nakikita yung kulay dilaw at green na yan dito sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, kasama na ang Pangasinan. Maghapon yan, mga kapuso. At sa ibang panig ng bansa, may mga mahihinang pag-ulan din dyan sa Calabarzon, Bimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region at Ilocos Region. Pero pagdating ng hapon, halos buong Luzon ay makakaranas sa mga pag-ulan. Sa Visayas at Mindanao, Eastern Visayas, diyan sa may Zamboanga Peninsula, umaga pa lamang meron ng pag-ulan. At pagdating ng hapon, mas magiging malawakan ng pag-ulan. Dulot po yan ng thunderstorm, mga kapuso, diyan sa Mindanao at diyan sa may Western at Eastern Visayas. Mang Tani, wala ba tayong binabantayang weather disturbance sa ngayon? Well, sa ngayon, Connie, wala pa. Unti-unti nga makikita natin na unti-unti, wala tayong nakikitang sirkulasyon dito sa may loob ng Philippine Area of Responsibility kahit sa labas. At inaasahan nga natin, dahil walang bagyo, unti-unti nang hihina yung ating hanging habagat at maaaring sa susunod na mga araw, Miyerkules hanggang sa Biyernes, asahan na natin, pahina na yung hanging habagat. At ibig sabihin ng Connie, ay mas magiging kakaunti na yung pag-ulan, lalong-lalo na dun sa mga lugar na nakaranas ng pagbaha dahil sa malakas na habagat. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.